2015, ako ang unang kaisa-isang gobernador na nagdeklara ng suporta para kay Presidente Duterte. At kahit ako ang nag-iisang matitira, maninindigan ako para sa kanya. Matatandaang kamakailan nga lamang ay nagdeklara na nga si Vice President Sara Duterte na ang tatlong Duterte ay tatakbo bilang senador para sa taong 2025 senatorial elections. Inihahanda na rin anya si Mayor Baste Duterte na tatakbo naman umano bilang presidente sa taong 2028 national election. Kaya naman tanong nga ngayon ng maraming netizens ay kanino kaya papanik itong si Senator Aimee Marcos pagdating ng eleksyon, dahil alam naman umano nating lahat kung gaano kalaki ang ipinapakitang suporta ni Senator Aimee Marcos noon pa man sa mga Duterte, lalo na kay dating Pangulong Duterte at ngayon Vice President Sara Duterte. Pakwari pa ng marami sa ating mga kababayan ay tila alam na umano ni Senator Aimee Marcos kung ano nga ba ang tunay na nangyayari ngayon sa Pilipinas at sa loob ng Malacanang, at sa tila maagang pagdedeklara ng mga Duterte para sa paparating na eleksyon. Matatandaan din kamakailan lamang na nangako ang senadora na kahit anong mangyari at kahit siya na lamang ang matira ay maninindigan pa rin ito at susuporta kay dating Pangulong Duterte. Kaya isang malaking katanungan umano kung sino nga ba ang pipiliing suportahan ni Senator Aimee Marcos sa susunod na eleksyon. Ito ba ay ang mga Duterte na may malaking tulong sa kanila para maibalik ang kanilang pangalan sa Malacanang, o papanindigan ito ang kasabihang blood is thicker than water, kaya mas susuportahan niya ang kanyang pamilya? Anong masasabi niyo dito mga kababayan? At narito, panoorin pa natin ang buong video. Grabe kasi si Aimee ho, may sinasabi. Talagang kumain, sino, saan niyang galing yan? Ano ba ito si Aimee, espiya ng China? Eh ang military wala namang ganyan, kasi pananakot yan eh. Isipin mo, sinasabi po ni Aimee, pinost pa niya sa kanyang social media, meron daw 25 lugar sa Pilipinas ang target ng China. Tatargetin ha? Parang ganun gusto niyang palabasin. Takot na takot. Alam mo itong si Aimee, siguro Aimee, huwag ka masyadong nag-iinom ng kape. Mukhang nervyosa ka eh. Alam niyo to, nung mag-raid ang SAP, PNP, dyan sa kampo ni Kibuloy sa Davao, nandun daw siya sa Davao ng panahon yun, takot siya, nakakita siya ng mga sundalo, ng mga armadong grupo. Eh, natural, mga pulis yun eh. Merong raid eh. Operation, di ba? Takot na takot siya. Takot na takot siya sa pulis dahil may mga baril. O takot na takot ka dahil mahuhuli si Kibuloy ng mga panahon yun. Yun ba yun, Aimee? Eh ngayon, ito takot ka na naman. Masyado ka nervyosa, Aimee. Senador ka ng Pilipinas. Ayon sa gusto mo, senador ko pa namin hanggang 2025. After 2025, pwede na siguro hindi ka mag-senador. Dahil ng taong bayan, ayaw ng pananakot. Ayaw ng taong bayan na takot na leader ng bansa. Katulad mo, senador. Kasi senador ka ng Pilipinas eh. Eh ikaw pa yung nananakot sa bayan eh. Isipin mo, wala namang report. Wala namang intelligence report ng military, ang buong intelligence community na 25 lugar sa Pilipinas ay target ng China. Eh yung sabi mo, target eh. Hindi ako unang pasasaan. Parang, grabe yung pananakot to. Ha? Parang, saan mo nakuha ang report na yan? Ano yung panaginip mo? Nagmana kay Maharlika na naginip, pagising, i-content na? Aimee, senador, pasintabihin na po, ma'am. Hindi ka vlogger, hindi ka marites, senador ka ng Republika ng Pilipinas. Dapat ang sinasabi mo, yung magpapataas ng moral sa Pilipino. Yung magkakaisa ang Pilipino, hindi yung pananakot. Pambira ka naman. Pambirang buhay ito. Oh. Ito, pakita ko sa inyo. Alam nyo, nagbibiro ako. Ayan, sinabi, makita ba nyo? Ayan, oh. Naligtad. Ayan yung sinabi nyo. Nabasahin ko mamaya. Ayan, ayan, mababasa ba nyo? Ayan. Kita nyo, ha? Walang may gusto ng digmaan. Tigilan ang tamang, ano? Tigilan ang tapang na walang laman. O, sino pinaringgan mo yan? Ayan, oh. Senator Aimee Marcos. Walang may gusto. Eh, tama naman. Ayan, yung mukha si Aimee. Ha? Di ba? Tama yung sinabi niya, pero bakit kailangan sabihin yun? Bakit kailangan manakot? Di ba? Ayan o. Ayan o. Walang may gusto ng digmaan, tigilan ang tapang na walang laman. Di ba? Kita niyo, nakita ko na sa YouTube. Ayan o. Bago naman, babalik na kasi. Ayan o. Ayan o. Tapos yung kadugtong dyan, may nakita akong plano ng China. 25 yung targets. Di ba? Ayan nakalagay o. Binabasa ko lang. Ayun ang sinasabi niya. Galing kay Aimee. Ayun, nagsasalita pa nga siya. May video pa nga yan. Ayaw ko na parinig. Baka matakot pa kayo. Grabe, anong klaseng senador ito? Ha? Anong klaseng senador yung ganyan? Ano? Halino-lino na kanyang sinasabi. Saan galing ito? Ano? Para baka akala niyo nagbibiro ako. Saan galing yan? May nakita akong plano ng China. 25 targets. Senator Aimee R. Marcos.
Tapos itong unang senador niya, may pinaririnig kasino. Walang may gusto ng digmaan. Totoo yun. Tigilan ang tapang na walang laman. Parang gusto mo isumurrender na tayo sa China sa kailang pinaggagalaw. Anong klase ng senador rin? Kayo, anong inyong masasabi rito sa ganitong klase? Ha? Anong masasabi niyo sa ganitong klase ng senador ng Republika? Ito ba kailangan nating senador pa? Ito ba kailangan pang makabalik sa Senado sa 2025 election? Pananakot ito eh. Senator Amy, walang palang personalan, trabaho lang. Nuulit ko. Senador ka ng Republika ng Pilipinas, hindi mo trabahong manakot sa mga Pilipino. Trabaho mo gumawa ng batas para gumanda ang bansa. Maging malakas ang ating mga batas, batas na magpapataas ng ekonomiya, batas na magbibigay ng malakas na internal, external security. Eh, itong ginagawa mo, pananakot eh. Ha? Pananakot itong ginagawa mo. Natatakot talaga ako habang umiinit dyan sa West Philippine Sea. Ayan. May nakita ako na plano ng China na gagamitin yung hypersonic missile. Ayan, may missile pa rin. O, di ba? Yan, o. Saka na, matatawa ka na lang eh. Ha? Pero doon siya nakita ganun, na plano, missile lang gagamitin. Tapos 25, pinarinig ko na rin sa inyo para maniwala kayo. My goodness. Ang tanong, Aime, saan galing yung report na yan? Espiya ka ba ng China? Bakit alam mo yan? Eh, walang sinasabi ang ating military intelligence community na may ganyan. Ang alam natin, tinatarget ng China ay yung West Philippine Sea, yung karagatan ng West Philippine Sea. Pero yung targeting yung 25 sinasabi mo, kasama yung Ilocos, eh, pananakot yan. Ayaw ko nang banggitin yung sinasabi mo mga lugar kasi ayaw kong maging bahagi ng ginagawa mong pananakot sa taong bayan. Grabe. Again, kayo mga mamamayang Pilipino, ito ba yung gusto nyong maging senador at manatiling senador itong ganitong klaseng mambabatas? Nasa halip, alam niyo, siya yung chairman ng Committee on Foreign Relations. Dapat ang gawin niya si IMA, mag-imbestiga. Imbestigahan mo kung totoo yan. Hindi yung wala pa yung imbestigasyon, nagpalabas ka ng ganyan. Anong ibig sabihin? Oh? Kung yan ay findings ng iyong imbestigasyon kung ginawa mo bilang chairman ng Committee on Foreign Relations, pinatawag mo yung Chinese Embassy. Pinatawag mo yung intelligence community ng militar. At sila nagsabing merong ganyan. O edi, alam ng tao, lihiti mo. Eh, sa'yo lang nanggaling eh. Naging marites ka eh. Vlogger na Martis ka, Amy Marcos. Kahit kapat ka ng Pangulo, wala kang pakialam. Kasi oh, nakakainis yung ginagawang pananakot sa Pilipino. Ang hirap nga ng buhay natin. Dahil biktima tayo ng global problem, global inflation, global oil price hike. Nagtaas na naman ang fuel kahapon, di ba? Tapos meron tayong senador na pinapasweldo natin. Lahat ng gastos ng kanyang opisina, kanyang transportation, allowance, lahat-lahat. Halos 2 milyon sa isang buwan ng sweldo na ang hawak na pera ng bawat isang senador. Iyan ang madidilig natin. Sa halip na pakalmahin ang tao, bigyan ng moral support ang gobyerno at ang taong bayan, pananakot ang ginagawa. Pasintabi na po, yan po yung aking interpretation at opinion, Senator Amy. Yan ang aking opinion sa ginagawa mo niya. Pananakot. Ha? Ang ginagawa mo. Eh, ang intelligence community, ang militar, wala naman sinasabing ganyan eh. West Philippines silang binabantayan. Tapos may sinabi kang mga probinsya, region, 25, isipin mo. 25 lugar daw sa Pilipinas. Especially dyan sa Northern Luzon, ang target ng misal-misal na sinasabi. Sobra ka naman. Natatawa na lang ako. Bakit kami mga politikong ganyan? Yan po ang mga dahilan kung bakit tayo mga Pilipinas, ang Pilipinas, Pilipino, hindi umuunlad. May mga senador, may mga politiko, yung trabaho nila ang hindi pagkabalahan. Ibang galawan ang kailang ginagawa. For publicity only. Gimmick yan. Ha? Marites siya. Para lang siya ipag-usapan. Akala niya, pinag-usapan siya, iboboto pa siya ng taong bayan sa 2025. Hindi. Naniniwala ako ng taong bayan ay sawan-sawa na sa ganyang klaseng propaganda ng politiko para lang ma-recall ang pangalan. Marirecall ang pangalan mo, Senator Amy Marcos, na pasaway ka dito sa gobyernong ito. Kaya yung pag-recall ng pangalan mo, kung yan ang gusto mo, hindi ka iboboto ng mga Pilipino sa darating na eleksyon. Iilang buwan na lang. Kayong mga Pilipino, dito at sa abroad, gusto ba niyong ilagay muli? Gusto ba niyong ibalik sa Senado yung ganyang klaseng senador? Na ayaw gawin yung kanyang trabaho sa halip pananakot. Kaya ako sinasabi, chairman ng Committee on Foreign Relations, powerful yung committee niyan. Siya ang dapat mag-imbestiga tungkol sa mga ganitong issue. Bago ka magsalita, mag-imbestiga ka muna. Pag sinabi ng intelligence community ng militar na merong ganyang banta, ganyan ang plano nila, o maniwala tayo. At ako namin naniniwala na hindi sasabihin niya dahil yan po parte ng Cywar. Kasi pag sinabi mo may target na ganyan ang kalaban, ang China, kinakampihan mo sila sa malawak na publicity at pananakot. Ayun ang gusto ng China eh. Matakot ang Pilipino. Matakot ang maghalit ang Pilipino sa gobyerno natin ngayon. Ayun ang gusto ng China. So naging bahagi ka
ng pananakot sa Pilipino para yung Pilipino ay magalit kay Pangulong Marcos na kapatid mo. Hindi mo nakuha yun, Aime. Pinaglaruan ka ng China kung sa China mo nakuha ang impormasyon na yan. Ginamit ka, nagpagamit ka, hindi mo alam ang masamang implication, masamang epekto ng inyong pinagkagagawa. At dito sa channel na ito, Mike Abby Opinion, yan ang aking opinion at interpretation. Nagamit ka para magalit ang Pilipino kay Pangulong Marcos. Kasi sinabi mo, wala naman talagang may gusto ng dimaan. Pero wala daw yung tapang na walang laman. Kasi sinabi mo matapang ang Pangulong Marcos, ang gobyernong ito walang laman. Yun ang gusto mong palabasin eh. So pumapaborto sa China. Naging propagandista ka ng China. Eh samantalang Republika ng Pilipinas ang dinadala mo dahil senador ka ng Pilipinas. Oh my goodness. Tatawa ka na lang. Bakit yan may mga taong ganyan? Kayo, ano yung masasabi sa ganyang klase mga tao? Di ba nakakadismaya? Ayaw kong sirain ang inyong oras, umaga, kung anumang araw kayo. Pero ako, hindi po ako pwede magtago ng balitang totoo. Totoo yung kanyang totoo yung balitang aking sinasabing ito. Totoo yung sinabi niya. Ibig sabihin, mali yung sinabi niya, pero totoo ang ginawa niya. Pinakita ko na nga sa inyo, may boses pa. Para saan yun? Pero hindi ko mula nang lumabas kahapon yan, inaaral ko. Dapat kahapon, ginawang topic ko ito, sabi ko, huwag muna aralin ko muna kung ano ba ito. Wala akong makikitang positibo eh. Para saan yan? Alam niyo sa war or pang-aagaw ng bansa, katulad ng ginagawa ng China, katulad yung sabihin natin, yung away ng Iran, ano, katuloy, ng Russia at saka ng Ukraine. Pareho yung gumagawa sila na makakuha ng suporta mula sa mamamayan ng Russia, ginagawa ng Ukraine. Ginagawa rin naman ng Russia, makakuha suporta ng suporta mula sa mamamayan ng Ukraine. So, ganyan din ang ginagawa ng China. Diba? Nagpalabas ng ganyan, na ganyang plano kung totoo yan, tapos inilabas ni Amy, anong purpose nun? Takutin ang tao, ulitin ko. Takutin ang mga Pilipino. At yung takot na yun ang mga Pilipino, magagalit sa Pangulong Marcos. Magagalit sa gobyerno. Yan ang gustong palabasin ng China. Ay, inilabas mo. O, di ba? Nagamit ka. Nagpagamit ka. Ngayon, kung hindi mo alam, nasa ang utak mo, Amy? Nasa ang utak mo bilang senador? Sayang, ang mga Marcos matatalino. Yan pagkakilala ko. Ang mga Marcos ay matatalino mula sa dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Pero bakit itong isang Marcos na ito ganito? Basta lang mapag-usapan, gusto mo lang sumakay sa mga isyo, pero sablay. Kasi kung pangkaraniwang kang tao, hindi ka pag-uusapan, at saka baliwala yan. Senator ka eh. Chairman ka pa ng Committee on Foreign Relations. Dapat nag-imbestiga ka muna. At pagkatapos ng investigasyon, kung anong findings ng iyong committee, yun ang ilalabas mo at pagbabasihan para maging professional at kapanipaniwala. Pero marites ang dala mo. Marites na may pananakot. Marites na ginamit ka at nagpagamit ka sa China. Ganon. Ngayon, tinatanong kita, sina-challenge kita, Amy, saan galing itong information mo? Senador ka, hindi ka vlogger, hindi ka media. Kung media ka, sabihin mo lang na, para sa seguridad ng information ko, hindi ko re-reveal yung pangalan. Trabaho ng journalism yan eh. Eh, hindi ka naman media eh. Senador ka eh. So, dapat i-reveal mo. Dapat ilabas mo. Kasi yung mga probinsya sinasabi mo, hindi iisa, 25 eh. Milyon ang tao sa 25 na lugar. Tinatakot mo yung mga taong yun. Ayaw ko nang bagatin kung saan lugar eh. Na-target na babagsakan ng missile na gusto mong palabasin gano'n. Anak ka nang. Matatawa ka na lang talaga. Ano klaseng? Kaya tayo mga Pilipino, kawawa tayo eh. Sa ganitong klase mga politiko, kaya again, ako, huwag kayong magsawa. Uulit-ulitin ko. Please naman, maging marunong na po tayo mga Pilipino. Kayo, ako, hindi po ako sumasabay sa kapasigatan eh. Ng kandidato, talagang inaamin ko lagi akong talo sa eleksyon. Lalo na sa Senado. Minsan niya, dalawa lang nakukuha ko, tatlo. Hindi ako nakakakalahati kasi hindi ako bumubuto ng pasikatan eh. Hindi ako bumubuto sa tula, hindi ako bumubuto ng mga senador na artista senador. Hindi ko binubuto yan. Kahit may isang senador, artista, hindi ko binoto. Wala akong binoto. Kasi yung tabi na. Eh, yun ang aking paniniwala eh. Hindi sila pang politiko, hindi sila pang national, pang showbiz talaga. Yung ibang mga politiko, na kahit na magagaling magsalita, pero tingin ko, propagandista lang eh. Hindi ko rin binuboto. Ako ang ginagawa ko sa ating ano, di ba? Magbuboto ako dalawa, tatlo, tapos yung iba, bablang ako na lang, guguhitan ko lang gano'n para hindi mabasa, hindi madoktor ng iba, malaga na ibang pangalan. Cross mo lang gano'n para hindi na malagyan. Wala, hindi ako nakakakompleto ng senador na 12. Kasi nga, wala akong mapili na talagang kapanipaniwala kahit kakilala ko pa. Pero may duda ako, hindi ko binuboto yan. Kasi ganun po tayo. Kung sa pag-aaral niyo, kaya niyong punuin yung 12 bakanteng senador sa 2025, gawin po ninyo, pero piliin niyo kung sino. Huwag kayong padala sa gimmick, marites, pananakot, propaganda. Lalo kung pro-China o anti-Marcos. Anti-Marcos, pro-China. Patay tayo dyan. Delikado tayo dyan. Sintabi na po ako nagpapakatotoo lang. Kahit kailan hindi ako bumoto ng senador, ng artista para maging senador. Kasi sa tingin ko, hindi sila para doon. Malayo-malayo yung showbiz. Kasi ang showbiz, pagawa ng pelikula, puro scripted. Scripted dyan eh.
kung anong sasabihin ng artista, nakasulat yun, babasahin lang. Kakabisa dahil lang yan. Ay sa paggawa ng batas, hindi pwedeng ganun. Sa paggawa ng batas, aral. Aral. Hindi pwedeng magbabasa ka lang. Kailangan aralin mo ang mga national issue. Ano ang kailangan batas ng bansa para gumanda ang Pilipinas, at yumaman ng Pilipino? Oh, eh bakit mo naman ilalagay yung artista na babasa lang ng script? Artista na. Eh dapat dyan may laman, may tapang, may talino na kayang magsulat ng balita, kayang gumawa ng balit ng batas na para sa bayan. At kayang manindigan kung ano ang maganda. Ano nangyari ngayon sa mga artista? Si Lito Lapid, nag-iingay, pinatanggol ang sarili, ang tagal-tagal at tahimik. Pero nag-iingay, namabanggit siya pugo. O diba? Nag-iingay dahil para ipagtanggol ang sarili. Eh, tarabaho ba ng senador yun? Si Robin Padilla, lahat na halos sinasabi, karamihan sablay. O ayaw ko ng pangalanan yung iba, bahala na kayo. Kaya, nagpapakatuto lang tayo. Pasintabi na po, hindi ko sinabing lahat ng artista. Eh, mahina, pero ayaw ko silang ibuto. Pwede sila, local position pwede. Mag-mayor ka, konsihal, pwede yun. Local lang. Pero national, sus, merosep naman. Ang Senado ay napakataas na posisyon sa pamahalaan. Dahil ang mga senador, kung magaling ka, ang sunod dyan, vice president ka na o magpresidente ka. Yan ho yung target, yan ho yung ang rango ng senador. Pag senador ka at magaling ka, pwede kang maging vice president. Pwede kang maging presidente. O, ibig sabihin maglalagay dyan ng kamuting kahoy. Di ba? Ang dating. Siyempre, ilalagay mo magagaling, matatalino, may prinsipyo, may paninindigan sa bansa para in case na sila tumakbo sa mas mataas na posisyon, karapat-dapat may kakayanan. Eh kung artista, binoto mo dahil sikat. Eh, papaano kung naging vice president yan? Paano pang naging presidente yan? Ano, mag-aarte lang? Ano gagawin niya sa office of the president? Ano gagawin niya sa office of the vice president? Kung sakaling aabot sila doon? Ayan na sinasabi niya. Senate president, House Speaker, kailangan niyan matitino. Kasi sa ranking, ganun. Huwag naman sana, pag nawala ang presidente nang wala sa lugar, pabalik, ang papalit, vice president. Pag nawala yung vice president, nang uupo dyan, Senate president. Pag nawala yung Senate president, nang hindi rin natin alam kung dahil, Speaker of the House ang hahawak. Napakasensitibo po ng mga posisyon. Hindi yan o dapat na pangmarites lang. Kailangan may laman, may alam, may malasakit at pagmamahal sa bansa ng totoo. Ayan, okay? So, any comment, reaction, malaya po kayo, ano ha? At pasensya na po sa mga Ilocano. Ha? Pasensya na po kayo sa mga Ilocano nagmamahal kay Aimee. Pero yun po yung aking pananaw. Marites na marites ang kanyang dati. Hindi natin kapupulutan ang aral ang pananako. Kasi alam nyo na sa military, sa police, sa intelligence community, bahagi ng operational matter o intelligence information or operasyon ng gobyerno, hindi ho nag-a-identify yan hanggat maaari pagtatakpan, itatago o para hindi maalarma ang tao. Kahit na alam nilang doon sa isang lugar, mayroong target ang masamang grupo, hindi nila inilalagay ipinapublish yun. Kaka-counter nila yun. Susurpresahin nila yung kalaban kung saan nandun doon para hindi mabulabog ang tao. Eh ito si Aimee, in-identify. Tinuko yung mga lugar na target daw ng China. Eh di sobrang pananakot yan. Hindi yan para sa bayan. Di ba? Grabe naman. Di ba? Inuulit ko, sa OPLAN o yung di ba? Operational matter ng police, militar, NBI, lahat ng law enforcement agency, intelligence community kasama na dyan. Pag meron silang subject for monitoring investigation, hindi nila ipinapublish yun. Inaaral nila mabuti yun at binabanta nila mabuti. Pag kinakailangan ng operation para official or atakehin nila or kulihin nila, doon mo lang malalaman during operation o after operation. Yun ang tama. Para hindi matakot ang taong bayan, para hindi magpanik ang taong bayan, para hindi mabulabog. Ganun po ang galaw. Pero itong ginawa ni Aimee, in-identify yung 25 lugar, 25 na target daw, at China pa ang sinabing gagawa nito. Di ba? Ano yun? Asan ang utak no?